magandang umaga sa inyo lahat. Sa ating panahuling pagdalaan, pangalawang Pangulo, ang Diyan ng Lord Roberto, sa mga bisitang guro at mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa pamilihan, mga mag-aaral, guro at administrador sa junior at senior high school, at senior school, at sa lahat ng mga narinito sa umaga nito, isang mahinit at kapating ng kapayapaan at mabuting pakikipagkapwa. Ang umaga ito ay lumhang makasaysayan para sa ating lahat. Makasaysayan sapagkat tayo ay binundot sa ngalan ng iisang layunin, ang pagaganapin at kapangyarihan ng Pasto pananaliksik upang lubusang makatulong hindi lamang upang paunlarin ang sarili, ngunit tulungan ang bayan, higit sa lahat. Papalad tayo sapagkat sa pangalawang taon ng pagtataguyod ng Kongresong Pananaliksik ay napaunlakan tayo ng ating pangalawang Pangulo upang pasinayaan at bubukas nito. Patunay lamang na ang gawain mo na nito ay mahalaga at pinahahalagahan. Sa lahat ng mga narinito, lalo-lalo na sa ating mga mag-aaral, ang hamon ay paano tayo tutugon sa hamon na patuloy na makabuo ng mga wasto at naaayong pananaliksik tungo sa pambansang kaunlaran. Hayaan ninyo akong magbigay ng ilang punto para sa inyong pag-iimig sa magaganap na aktibitan ngayong araw. Nais kong bigyan pansin ang tatlong mga salita na sa aking palagay ay mahalaga upang maging matagumpay ang ganitong gawain. Ang tatlong salita, paglingon, pagtugon, at pag-ahon. Paglingon, hindi autentiko maituturing ang natawang pag-aaral na ginawa kung ito ay hindi nakabatay sa tunay na mukha ng lipunan, ang sistema ng umiiral dito at ang kulturang nag-uugnay sa tao at sa kanyang kapwa. Kailangan mong maging mapagmasid at mapaduri sa mga nagaganap sa iyong kapaligiran. Sapagkat sa masino na paglingon, lamang makikita ng isang tao ang dahilan at papel na kanyang gagampanan o ginagampanan sa lipunan. At kapag nakita na ito, hindi sapat na lumingon lamang, ang kailangan ay pagtugon. Pagtugon. Ang salitang ito ay nangangahulugan ng agaran o mabilis na aksyon na isinasaalang-alang ang kapakanan ng lahat mula sa kanyang kawa hanggang sa kanyang kalikasan. Ang kailangan natin ay pagtugon, tugong pinag-isipan, pinag-aralan, at higit sa lahat, pinag-iaman. Ang aking bang ginawang pagtugon ay makabuluhan, makatarungan, naaayon at nararapat. Pag-ahon, buhat sa iyong ginawang paglingon at pagtugon, ang aksyon o pag-aaral ba ang iyong ginawa ay natutulong ng isang makabuluhang pagbabago o positibong pagundan sa iyong sarili, ng iyong kapwa, ng iyong paligid, ng iyong bansang pinamimilakan. Kung ang sagot mo ay oo, mabuhay ka, sapagkat ikaw ay naging mapanuri, mapanuring may matayan, sustansya at layunin. Sa isang papel pananaliksik, layunin itong makatulong, makapag-abang ng bagong kaalaman mula sa mundo ng akademya, ng siyensya, ng pangangalakal, ng medisina at marami pang iba. Hindi ito dapat isipin bilang isang kahingiang gawain lamang, isang requirement. Pagkos, tingnan ito bilang lunsaran ng isang makabuluhang pagtulong tungo sa sama-samang pag-uulan ng lahat. Kaya muli, tandaan natin ang tatlong salita ito. Paglingon, pagtugon, pag-ahon. Sa pagkakataon ito, nais kong pasalamatan ang lahat ng mga umubuo sa ating Kongresong Pampananaliksik 2019. Ang mga ganitong uri ng autentikong lunsaran ng pagpapamalas ng mga natutuhan ng mga mag-aaral ay kapuri-puri. Kung wala kayong mga tagapagtaguyod nito sa nasyang nanguna, nangarap at nagsikap, na ito ay may isang katuparan, hindi ko may tuturing na ganap ang pagkatuto ng mga estudyante na rin ito ngayon. Nawa sa pagtatapos ng mga hapong kongreso nito, ay makabuo tayo ng isang plataforma na makikipag-ugnayan upang mas higit na mapagtibay ang layunin itong ipakita sa lahat ang halaga ng pananaliksik. Muli sa lahat ng mga bisita, maligayang pagdating sa paaralan sa Savior. At sa lahat ng mga narinito ngayon, naway maging makabuluhan ang inyong araw. Maraming salamat.